So good evening mga kapakpak yan. So first time natin na mag-video ngayong gabi. Kasi kanina, nahuli natin na yung partner natin dito, si itong dalawang to, si Jolina, tapos si ano, Marvin, nag-rated SPG yan. So, yun yung process. Ito yung papakita nating video mamaya. Ito yung process ng mating. So, after kasi ng nesting, kung mapapansin nyo, naghahakot. Pag nakita nyo na napuno na yung nest box, stop nyo na yung nesting para at least focus na sila doon sa mating. Correct? So, sa akin, ano, disclaimer lang, yun yung sinusunod ko. Na pag nakita ko na napuno na yung nest box, i-stop ko na paglalagay ng mga nesting materials, yung mga malunggay. So, para at least focus sila sa nesting. Yan. So, mamaya ipakita natin yung 1-minute video lang naman yun nila Jolina. Kasi kung hindi ko pa nakita ng nagme-mate. So, kasi ang ano yun, hindi sila yung parang kalapati na 3 to 5 seconds lang lilipad na. So, eto mga to, maabot pa ng isa or 2 minuto. Meron nga ako doon sa kaibigan, 3 minutes eh. So, yun yung sa mating. And then, ang tanong, mangingitlog ba kagad or ano? So, pag successful yung mating ng dalawa nating mag-partner, bilang ka ng 7 to 10 days, usually yun yung alam natin, na-experience naman natin, 7 to 10 days, mangingitlog na siya. Tapos, 21 to 23 days, mapipisa na. Okay, kung fertile talaga yung mga itlog. Yan. So, ang reason din bakit tayo gabi nag-shoot, kasi ang ginagawa natin, pinoprolong din natin yung araw nila. Diba? Kasi usually, pag mga bandang alas 6 na, inaantok na sila, natulog na, kasi wala nang liwanag eh. So, kaya tayo naggagawa ng mga ganitong liwanag para at least maprolong natin yung ano nila, yung araw nila. Kasi usually, yung gabi, mga ganitong pagtungtong ng alas 8, alas 9, lamig na nung panahon. So, ito yung time na pwede silang mag-mate, di ba? Usually pag sa tao. So, ngayon, anong oras na ngayon? Mag na 9 na. So, hindi ko alam kasi iniiwan ko naman sila kung nagme-mate naman sila. So, hopefully. Tapos may nakita rin akong video sa YouTube yung mga friends natin na alas 4 or alas 5. Naglalagay sila ng ilaw kasi mas malamig daw pag madaling araw. So, nagme-mate. So kanya-kanyang ano yun? Kanya-kanyang technique. Pero ito, mga around 10, kinapatay ko ng ilaw para at least dire-diretso naman yung pahinga nila. Yan, kung makikita nyo. Ito, mga kaibigan natin dyan sa taas. Pero, yung mga nasa flight cage, tulog na yung mga bata. Okay? So, yun yung reason lang din. Kaya, kung makikita nyo, ngayong gabi tayo nag-shoot kasi pinapahaba natin yung liwanag. Okay? So, kung bago ka pa lang sa channel natin, subscribe ka naman sa YouTube channel natin. Yan. Para at least kung may mga bago tayong video, meron tayong mga bagong tips, na-update ka agad. Alright? So, ito is technique ko lamang. So, kung pwede mong gawin or hindi. Okay? So, wag na wag kang aalis. And, nga pala, i-like na rin yung Facebook page natin para at least araw-araw nakikita nyo yung post natin. Araw-araw nakikita nyo yung sino-sino yung mga clients na nag-order sa atin. Kung ano yung mga available na ibon na nilalabas natin. At, like nyo na rin. Kung gusto nyo ako i-message, message nyo ako dito sa aking personal Facebook. Yan, Dan Marcong. Ipa-flash natin. At, siyempre, paki-like na rin and visit yung Happy Post. Yan, yan ating pet shop. So, located kami sa South Caloocan. So, near kami sa SM Sangandaan. Near kami sa UE Letre or UE Caloocan or sa Monumento. Alright! So, depende kung trip mo gawin to. So, pwede naman. Yan pa, lamig ng panahon. So, possible talaga mag-mate sila. Alright! So, ang tip to yung ginagawa ko dito. Pag gabi, pag after ko ng mga 10, tinatanggal ko yung pagkain tas yung tubig. So, technique ko to ha, para at least kinabukasan ng mga bandang alas 6, gutom sila at uwaw sila. Ang maganda doon, pag uwaw na uwaw, kasi malamig naman yung gabi. Ang dami nilang naiinom pag umaga, so ang daming vitamins pag nag-ahalo tayo, okay? So, yun yung isang mga tip na pwede mong gamitin. Alright! So, maraming salamat. Wag kang aalis, panoorin mo yung ito si Jolina, itong next video na to na
kung paano sila mag-made. So, rated SPG, tabi-tabi lang po. Okay? So, maraming salamat. This is your Kuya Dan. Laging tatandaan na God loves you. And kita-kits tayo. Happy breeding. Thank you and bye-bye. Ang ingay nila. Bye-bye. Alright. So, good news mga kapakpak. Punasan muna natin. So, pasensya na po. Rated SPG po ito. So, ito po yung proseso ng mating. So, hopefully, after 7 to 10 days, pag successful yung mating ng dalawa nating babies, makapag-produce na sila ng egg. Yan. So, in Jesus name, sana maparami natin sila. Loobin na maparami natin yung project natin. So, ganyan yung process ng mating. So, pasensya na po. Rated SPG. Pero, at least nakikita po natin for FYI lang na first time na nakita nito. And, syempre binigyan na rin natin sila ng vitamins. Yan, kung makikita mo. So, pampa-enhance yan ng motility at fertility. And, sakto rin, breeding season na. Yan. And, sana talaga maging successful to para at least 21 to 23 days makapisa na tayo. Yan. So, pasensya na sa rated SPG. So, hindi siya katulad ng kalapate na isang upukan lang siguro mga 3 to 5 seconds. Pero ito, it takes 1 to 2 minutes. Minsan pa nga, may kailala ako 3 minutes eh. So, ganyan sila mag-mate ang ating mga babies. Alright. So, maraming salamat sa pagsubaybay. Kung hindi mo pa nalalike yung Facebook page natin, like natin. Para at least kung meron tayong mga bagong tips. And syempre, mga parapol, na-update ka. Yan. Tapos na sila mag-make. Ayos. So, ito. Bilis-bilisan nyo. At si Kirara, bilis-bilisan nyo. Ayos. Good morning again, mga kapakpak. Yan. Nakapagpadala na tayo kanina sa Batangas. So, eating time. Breakfast. Galore. Eating time. Ito pa, ang bilis o. Ito rin yung mga kaibigan natin dito. Good morning, mga friends. Oh, yun o. Ito nga pala yung pumalit kay Kirara. Happy Ibon, siyempre. Ting, 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 ting. Bilisan. God bless.